my channel. Sa video to, tuturuan ko kayo paano nga ba mag-factory reset ng iyong PLDT home fiber modem. Pero bago yan guys, please subscribe to my channel. I-ring mo na rin yung bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. So simulan na natin. So ito yung PLDT home fiber modem namin. So makikita niyo yung anim na ilaw. So yan. So ito siya. So para ma-factory reset nito, kailangan yung igilid lang yung modem. Yan. So may makikita kayo dito ang reset. So yung reset, hanapin nyo lang yung bilog. So maghanap kayo ng matunis na bagay na kakasya dyan sa bilog na yan. Then medyo kalawangan na ito yung perdible namin, pero ayos pa rin yan guys. Then so pasok nyo lang dyan. Then pag tumunog na, okay na yan. So magbilang lang kayo ng 10 to 20 seconds bago nyo bitawan para ma-reset yung modem nyo. So bilang na kayo ng 20 seconds. So once na okay na yung 20 seconds, so asadya na siyang magre-reset guys. Kung mapapansin nyo sa ilaw, papatay ka ng ilaw. So isa-isa mawawala yan. So isa lang matitirang ilaw dyan. Yan. So hintayin nyo bumalik yung anim na ilaw. So pag bumalik na yung anim na ilaw na yan, pwede na tayo pumunta dun sa ating Android phone. So yan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. So hintayin natin yung huli. Yan, yung pang-anim. So once na okay na yan, pwede na tayo pumunta sa ating Android phone. Yan. So dito sa Android phone natin guys, ibababa ko lang dito para makita nyo yung bumalik sa default SSID at password yung Wi-Fi namin. Yan. So ito yung default SSID namin. So automatic na, connected na kayo dyan. Yan. So 4G to. So 4G tong yan, PLDT Home Fiber. So open lang tayo ng Google Chrome. So favorite browser nyo, katanong ano, browser. So type nyo nandito 192.168.1.1, then enter nyo lang. Tapos advanced. Then proceed to 192.168.1.1 and save. Hit nyo lang yan. Then mag-login tayo. So dito is default lang din. So admin. Then yung password is 1234. So yan ang reason kung bakit tayo nagre-reset ng ating modem para maging default lahat. Then kung mapapasin nyo dito is initial login on this account, you must modify account password, SSID name, and authentication password. So papalitan natin lahat yan guys. Pare lang yung username, kasi yung username hindi mababago yan. Pero yung password, pwede nating baguhin yung password natin para hindi mapasok ng mga hacker. Then yung old password natin is, so yung dati lang din, yung nilagay natin kanina. Diba admin yung username, yung password natin is 1234. Then sa new password, so depende sa inyo yan kung ano ilalagay niyo yung password. So ang gawin niyo yung mahirap-hirap para mahirap pulaan. Then kukonfirm niyo lang. So parehas lang din sa may new password. So ito yon yung sa modem niyo, ito yung password sa ano niyo. Para makapagpalit kayo ng password, ito yung kailangan niyo. So tandaan niyo yung password na yan. Kasi pag nakalimutan niyo yan, re-reset niyo ulit yung modem niyo. Then dito sa 4G, papalitan natin yung SSID name. So lalagay ko dito is bawal 123. Then yung password, depende na rin sa inyo yan kung ano ilalagay niyo yung password. So maganda lang dito kasi siguro yung mahirap-hirap para hindi masyadong ano, so mahirap i-hack. So pag nagpapalit kayo ng SSID tsaka password, so mapiprevent nito yung pagkano nyo, yung ano nyo, yung Wi-Fi nyo. So dito naman tayo sa 5G. Ito naman 5G na to is makikita lang nito is yung laptop, iOS, tsaka yung mga bagong Android phone ngayon. Pero yung mga luma na hindi nakikita itong 5G. Doon yung sa password din. So nilagay kong 4 yung SSID para hindi magkalito. Kasi yung 1, 2, 3 para sa 4G, yung may 4 is para sa 5G yan. Then apply nyo lang guys. So meron tayo ditong maling password. So click nyo lang yung OK. Hindi sila magkaparehas. So dito, babugin lang natin dito. Hindi siguro magkaparehas yan. Yan. Babugin lang ulit natin.
Then, click nyo lang yung apply. So, meron lang namang isa. Siguro itong new password na. Kasi okay na sa baba eh. Ito na lang palitan natin. So, yun. Ayaw isigaw to kasi ito yung password namin ngayon eh. Yan. Then, click nyo yung apply. Yan guys, access successful. So, kung mapapansin nyo is nawala na yung wifi namin. Login tayo. Then, pindutin nyo lang yung wifi. Kung mapapansin nyo is naging bawal 123 na. So, mag-login tayo dito. Ay, login tuloy. Pasok natin yung password. Yan. Then, click nyo lang yung connect. Yan, connected na tayo. So, tingnan natin kung gumagana siya sa... Kung gumagana yung wifi natin. So, open na natin yung browser para madali. Tapos, type lang natin dito YouTube. YouTube. Then, so, scroll down lang. Then, open natin yung YouTube. So, yan guys. Kung mapapansin nyo is, gumagana siya. So, hope nakatulong tong video na to. Please like, comment, share nyo na rin tong video na to para ma-notify. Then, subscribe to my channel para ma-notify sa aking susunod na video. Maraming salamat. Then, bye! Thank you.